Innovations transforming lives. Umaga State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation.
thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batanga State University. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng BatStateU, aras of nasugbu ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyo number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumaraga sa mga isyong nilambag pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan, ito ang BatStateU-lat sa Umaga! BatStateU-lat sa Umaga! Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Katuwang ang buong pwersa ng DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Araw po ng Webes, July 21, 2022. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig, maparadyo man o Facebook Live Streaming sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof, Nasugbu. Isa mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabanggang mga balita. Para sa mga nagbabanggang balita!
para sa unang pasada ng mga balita, konstruksyon ng mga bagong gusali sa Batangas State University, formal na ang simulan. Photo exhibit binuksan sa Batangas City. Libreng skills training handog sa mga residente sa unang distrito ng Cavite. Lopez LGU namigay ng mga gatas para sa mga soon-to-be moms. At mobile free birth registration aarangkada na sa Sariyaya. Para sa unang ratsyada ng mga balita, konstruksyon ng mga bagong gusali sa Batangas State University, formal nang sinimulan. Nagsimula na nga ang pagpapatayo ng mga bagong gusali sa Batangas State University nitong nakaraang Martes o Hunyo 19. Kabilang sa mga bagong gusaling sinimulan ang Design Innovation Building na mayroong 6 na palapag. May karagdagang 5-story Techno Hub Building rin na sinimulan na ang konstruksyon na makikita sa Knowledge, Innovation and Science Technology Park o KIST. Ayon sa Universidad, sa kabuuan, inaasahang may patayo ang 6 na infrastructure project na bubuo sa KIST Park. Kapag nakumpleto na ang mga naturang konstruksyon, inaasahan na ang BatStateU-KIST Park ang pinakaunang PEZA-registered KIST sa bansa. Samantala, photo exhibit binuksan sa Batangas City. Pagbabaliktanaw ang naging tema ng isang photo exhibit sa SM Batangas na pinangunahan ng Batangas Province Camera Club. Tampok sa nasabing exhibit ang mga larawang kinuha sa nakalipas na 18 taon na kumakatawan sa lalawigan ng Batangas at ilan sa pinakamahalagang pangyayari at lugar na humubog sa lalawigan. Samantala, binuksan naman ang photo exhibit noong Hunyo 19 at mananatiling bukas sa publiko hanggang Hulyo 23. Samantala, libreng skills training handog sa mga residente sa unang distrito ng Cavite. Inilunsad kamakailan ang tanggapan ni Cavite 1st District Representative Jolo Revilla ang tulong trabaho program na may layuning makapaghatid ng libreng training para sa mga residente sa unang distrito ng lalawigan ng Cavite. Sa tulong ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, mabibigyan ng pagkakataon ang mga residente na mabigyan ng libreng subscriber line installation training program. Samantala, habang nasa 19 na araw ng training, ay makakatanggap na rin ang mga benepisaryo ng allowance. Maaari naman makilahok sa nasabing programa ang residente mula sa mga bayan ng unang distrito ng Cavite, kabilang na ang mga bayan ng Kawit, Noveleta, Rosario at Lungsod ng Cavite. Magsusumiti lamang ang mga interesadong individual ng dokumento gaya ng birth certificate, diploma o report card, barangay clearance at valid ID. Kung may nais pang malamang impormasyon hinggil sa programa, maaaring tumawag sa mga numerong 0966-732-9144 o sa 0961-196-2076. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang ilang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong, at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatState Ulat sa Umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Lopez LGU namigay ng mga gatas para sa mga soon-to-be moms. Para ibahagi sa atin ang balitang ito, narito si Yanali Balakiyot. Yanali, i-BatState, ulat mo. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Lopez ang pamamahagi ng libreng gatas para sa mga buntis nitong nakaraang June 12, araw ng Martes. Pahayag ni Lopez Mayor Rachel Urbana, tinatayang nasa 600 bilang ng mga future nanay sa kasalukuyan ang nahandugan na ng libreng gatas. Ang naturang programa ay kabilang umano sa mga plataforma ng mayor na ipinangako niya noong panahon ng kampanya na bahagi ng pangalaga sa mga buntis na mamamayan ng kanilang bayan. Layunin nito na maging healthy ang mommy para maging healthy din si baby. Para sa BatStateU-lat, ako si Yanali Balakiyot ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Paglinaw lamang po, ipinamahagi po ang naturang mga libreng gatas noong July 12. At sa ibang balita naman tayo, mobile free birth registration aarangkada na sa Sariyaya. Para naman sa balitang ito, narito si Winchell Tendana. Winchell, i-BatState, ulat mo. Nakahanda ng maghatid serbisyo ang mobile free birth registration sa 43 barangay ng Sariyaya, Quezon sa darating na 26 ng Hulyo. Layunin ng programa na maiparehistro ang mga bata na wala pang birth certificate. Gayun din ang makapagbahagi ng mga dokumentong may kaugnayan sa tala ng tao tulad ng tala ng kapanganakan, pinagkasalan at kamatayan. Mag-abot din sila ng serbisyo ukol sa pagpapatala ng legal instrument, court decrees at annotated records. At maging sa pagsasaayos ng mga maling baybay, pagpapalit ng tamang pangalan, kasarian, buwan at araw ng kapanganakan sa birth, marriage at death certificates. Ayon sa Sariyaya Public Information Office, magsisimula ang serbisyo ng tanggapang pantao ng tagatalang sibil tuwing araw ng Martes, Miyerkules at Biyernes sa susunod na linggo at magtatapos sa 28 ng Oktubre ngayon taon. Para sa BatStateU-lat, ako si Winchell Tendan ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tendana. Yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang pasada ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag ding kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng P-Vokes. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga ay natiling nakikinig at nakatutok dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita.
300% pagtaas ng kaso ng COVID-19 na itala sa rehiyon ng Calabarzon. Isang kilalang simbahan sa Padre Garcia, Batangas, ninakawan ng donation box. Artificial coral reef sa Labo, Batangas, tirahan na ng marine life. At para sa balitang good vibes, kambing na sumasalo sa pagkain ng ulam at kanin, kinagiliwan ng marami. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, 300% pagtaas ng kaso ng COVID-19 na itala sa rehiyon ng Calabarzon. Naitala nga ng Department of Health o DOH nitong July 15 ang pagpalo ng halos 300% aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon ng Calabarzon na magsimula ang buwan ng Hulyo. Iniulat ng Health Education and Promotion Unit ng DOH Calabarzon itong Biyernes ang kabuuang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon na umabot sa 2,122 mula sa 733 nito lamang July 1. Nangunguna sa listahan ang lalawigan ng Cavite. Nasinundan naman ang Batangas at sa Laguna naman ay nakapagtala ng higit 400 na aktibong kaso. Rizal na may higit 300 at nasa pinakahuling tala ng DOH ang lalawigan ng Quezon at bayan ng Lucena na mayroon lamang higit 60 aktibong kaso ng nasabing virus. Samantala, hindi pa nabibigay ng karagdagang impormasyon ng mga otoridad sa kung ano-anong variant ng virus ang naitala sa mga nasabing rehiyon. Samantala, isang kilalang simbahan sa Padre Garcia, Batangas, ninakawan ng donation box. Ninakaw ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang isang donation box sa simbahan ng Most Holy Rosary Parish sa Padre Garcia, Batangas, madaling araw nitong nakaraang Sabado. Ayon sa report, ang donation box sa loob ng naturang simbahan ay winasak ng mga kawatan upang makuha ang ilang halaga ng pera mula rito. Base naman sa investigasyon, Sabado pa nangyari ang insidente ng pagnanakaw, subalit Linggo na nang ito'y mataklasan matapos makitang sira na nga ang kandado at natangay na ang laman. Natukoy ng mga otoridad na hindi bababa sa 3,000 ang natangay na mga dalawang hinihinalang sospek. Samantala, patuloy ang isinasagawang pag-iimbestiga ng mga pulis upang matukoy kung sino ang mga nasa likod ng mga nasabing pagnanakaw. Samantala, ibang balita naman tayo, artificial coral reef sa Lobo, Batangas, tirahan na ng marine life. Para sa balitang yan, narito si Pamela Buena Obra. Pamela, ibang state, ulat mo. Tinitirahan na ngayon ng marine life at iba't ibang uri ng isda ang mga artificial coral reefs sa karagatang sakop ng ilang barangay sa bayan ng Lobo, Batangas. Matatanda ang pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A ang paglalagay ng artificial coral reefs na ito sa barangay Olo-Olo, Solok at Malabrigo. Bukod pa rito, target na manumuno ng ahensya na makapagdagdag ng 2,000 bloke ng artificial coral reefs. Samantala, layunin naman ng nasabing proyekto na mapagyabong ang marine life sa pamamagitan ng paglalagay ng mga posibleng tirahan at pangitlugan ng mga lamang dagat. Para sa BatStateU-lat, ako si Pamela Buena Obra ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Pamela Buena Obra, sa aming pagbabalik. Hatid naman namin sa inyo ang balitang nakaka-good vibes, pati na rin ang ating ulat panahon. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media.
Una, basahing mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sinong manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang pensa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Panglima, obserbahan at tukuyin ring mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwala ang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. At para nga sa ating balitang nakaka-good vibes, kambing na sumasalo sa pagkain ng ulam at kanin, kinagiliwan ng marami. Para atin sa atin ang ating nakaka-good vibes na balita ngayong araw ng Thursday, narito si Shekinah Yuson. Shekinah, i-BatState, ulat mo. Aliw ang hatid ng kwento patungkol sa isang medyo choosy na kambing sa bayan ng Rojas sa Palawan dahil imbis kasi damo, kanin at ulam ang kanyang trip na kainin. Ayon sa may-ari na si John Rex Dacker, nakikipag-aguan pangaraw sa pagkain nila ang kambing na si Baleleng. Baby pa raw si Baleleng ng alagaan nila matapos itong iwan ang kanyang ina. Pagdating naman sa mga pagkaing damo ay kumakain pa rin naman daw ito. Pero kung nabibitin daw ay kanin at ulam ang talagang nilalantakan niya. At minsan naman ay tinapay at biskuit. Ayon pa kay John Rex, malambing at mabait sa kanilang pamilya si Baleleng, pati na rin sa mga bumibili sa kanilang tindahan. Dahil sa sobrang lapit na nito sa kanila, aba minsan ay sa loob pa rin ang bahay nila ito natutulog. Para sa BatState Ulat, ako si Shekinah Yuson ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Shekinah Yuson, sa iyo nakaka-good vibes na balita. Narito naman ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Webes na ko ha, magdala ng inyong mga payong at pananggalang sa ulan dahil aasahan ang maulat na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Aurora. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may syansa ng mga biglaang pagbuhos ng ulan. Sa Eastern Visayas, makakaranas rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa buong Mindanao, aasahan ang maganda at maliwalas na panahon, subalit maaari pa rin makaranas ng mga biglaang buhos ng ulan. Ang araw ay sumikat kaninang 5:37 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 6:27 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update, para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.34. Canadian dollar, 43.77. Singaporean dollar, 44.48. Saudi riyal, 15. Euro, 57.63. Chinese yuan, 8.36. At Japanese yen, 41 centavos. Yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Katuwang ang buong persa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At abangan po, no, dahil, naku, lagi ko, araw-araw ko na itong i-announce na sa darating na August po, may pasabog, ayan, may pasabog, at may surprise ang DWRS para po sa inyong lahat na aming mga avid listeners, avid viewers ng ating Facebook Live stream. Ayan, ha, dahil malapit na nga po ang ating
first anniversary. Ayan, mag-first anniversary na ang DWRS sa darating na August. Kaya naman ako abangan dahil magbabagong anyo, magbabagong bihis sa darating na anniversary ang DWRS. Kung anong magbabago yan, ako abangan yan kasi kahapon naglapag na kami ng hints. Ayan, yung DWRS para siyang ano eh. Yung part of it is inaanod ng ano, ng alon, ayan, sa dagat. Pero nga, may mga nagko-comment doon nakalagay, may pa-outing daw ba ang DWRS? Kakaloka kayo. Tawang-tawa ako doon eh. Diba? Kala nila may pa-outing. Naku, abangan nyo kasi mamaya maglalapag ulit tayo ng announcement para sa ating gaganaping anniversary celebration. Paano nga ba natin yan i-celebrate, ano? At makikita nyo sa poster namin ipopost mamaya ang mga hints kung ano nga ba ang pakulo natin sa ating anniversary. Ha, abangan nyo yan dahil ipopost natin yan within the day. Ayan. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page para makita mo yung aming mga ilalapag na mga hints, clues. Ayan, di ba? At na-video nga tayo kahapon din na pinost. Nasa TikTok account din natin yan. About sa aabangan nyo nga this August. Naku, sabi ko sa inyo, araw-araw maglalapag tayo ng mga clues. Si Blues Clues na tayo ngayon. No, maglalapag tayo ng mga clues para may hint kayo. Ano bang mangyayari dito sa DWRS sa darating anniversary? Papunta na ba si DJ BB? Gano'n. Hindi natin malaman din talaga. Ano? At huwag din kalimutang i-like at i-follow at i-subscribe ang ating YouTube channel. DWRS 96.5. At kung medyo kulang sa data, punta na lang sa aming FM radio frequency 96.5. Ayan. At syempre, no, sa mga darating pang buwan, may mga bagong programa po tayong ilo-launch. No, atin nang talagang inilalatag ng husay ang ating mga programa. At para full-blown na ang ating ano, program schedule every day. Ano nga? Anyway, yun na nga po ano. At yun na nga po ang pangkalahatang mga balitang nakalap namin na para sa araw na ito. At dadako na nga tayo sa susunod nating sa susunod nating programa, ang programang Best of OPM Love Songs Pusong Ko To with Team Web Best. Ano? At sisimulan na nga natin ang ating kantahan, tugtugan, kulitan with Eraserheads. Nako, Eraserheads playlist tayo nga. So medyo throwback tayo ng bahagi ng Very Very Light. Narito na ang unang kanta ng Eraserheads para sa masama na tinig nakatutok. Dito lamang yan sa DWRS 96.5. The Voice and Rhythm of the City.